Recording in progress. Well, Maria, thank you for your time po and for allowing us to share your story with the Filipino people po. First po pala, pabanggit ng buong pangalan at kung nasa ang bansa po kayo ngayon and your name. Ako po si Maria Larsen. Ako po ay nasa Australia at namimitas po kami ng prutas dito sa Australia. Pumayad po kayo sa akin, paano kayo napunta sa Australia? Ilang taon na kayo dyan? 4 years na po akong naninirahan dito sa Australia. So, nakapunta po ako dito sa Australia dahil nakapag-asawa po ako ng isang Australiano. So, dinala niya po ako dito sa Australia dahil ito din po yung trabaho niya, ang pamimitas. Where, ma'am, where did you meet? We met through Facebook. So, we've been chatting for a few months and he decided na pumunta po sa Pilipinas to meet up. Siya ng Siargao. Yes po. So, kamusta po yung impression niya sa Siargao? Siyempre, sa atin, di ba, kapag sinabi mo Siargao, talagang tourist destination siya. As in, grabe namang hapo talaga siya sa aming island dahil napakaganda po talaga. Dito kayo nagpakasal? Yes po. Tapos, as a spouse na yung visa ninyo? Yes po. Going Australia. O yun, ma'am, adjustment ninyo? Nung dumating ako dito sa Australia, back 2018, very talaga yung adjustment ko dahil straight away, tumira po kami sa camper van. So, yes, as in, nung tumira ako sa camper van, for the first time na matulog sa camper van na parang tirahan, as in, natatakot po talaga ako. Like, baka may babasag sa window. So, nag-adjust naman po ako after a few months later because I realized that very popular po sa Australia ang camping lifestyle. Camper van, pero na-orient ba kayo ni hobby na you're going to live in a camper van? Yes, since we've been chatting, sinabi niya na talaga yung lifestyle niya dito sa Australia and it's make me excited. Hindi po ba medyo mahirap kasi kumbaga sa atin, tatawagin tayo NPA, no permanent address. Right, yes. For me, at the first, parang mahirap po siya, but at the same time, nai-enjoy ko po na nakakadating kami sa iba't ibang lugar in Australia. And I really love na parang adventure family kasi may anak din kami. So, nai-enjoy ko na din siya from now. Pero paano yung work ninyo? Kung may work kayo as fruit picker, tapos nagro-road kayo, paano yung routine ninyo? Paano yung trabaho ninyo? So, yung trabaho namin, dahil fruit pickers, may season po siya. So, natatapos po yung season. So, very important po talaga na may caravan po kami dahil ang lalayo po ng mga prutas na pipitasin namin for the next season. May routine na po kami every year. Meron po kaming farm na permanently na po talaga na pabalik-balik kami sa iba't ibang prutas na tinatrabahuan po namin. Yung caravan, parang dyan yung po niloload yung mga nagpipitas niyong fruits? Ay hindi po, yung caravan ay yung tirahan namin. So nagtatrabaho lang po kami na namimitas kami ng prutas. Bali umuwi po kami sa caravan as bahay po namin. Yes, sa akin, paano kayo napasok as fruit picker naman? So paano ako napasok? Dahil nga yung asawa ko po, ang trabaho niya ay taga-pitas po siya. So since I'm allowed to work in Australia, I decide na lang po to join to with my husband na mamimitas po ng prutas. Yes po, yung farmer kasi po, marami po siyang trabaho, hindi lang po siya pamimitas. So pag namimitas po kayo, pag napuno po yung kahon, dinadala mo po sa bodega. So very useful po talaga pag marunong po kayo mag-drive ng tractor dahil minumove din po namin yung kahon. Kasi pag nagpipiking ka, move ka palagi ng move kasi natatapos na po yung punuan. So yung kahon po is malalayo na po siya sa punuan. So kailangan namin i-move. So yes, nagda-drive po ako ng tractor. Yung may-ari po talaga ng farm mismo ang nagtuturo sa akin kasi
gusto niya po ako maging independent so I don't have to relying with my husband kasi yung anak po namin kailangan namin ilagay po siya sa daycare. So late po ako makapag-start dahil hindi po ako marunong mag-drive ng sasakyan. So marunong ako mag-drive ng tractor, hindi ako marunong mag-drive ng sasakyan. So instead, sabi ng yung farm na while you waiting, why not you start? So tinuruan niyo po ako mag drive ng tractor instead. So, parang maging independent ako, makapag-start ako ng early. Mahirap ba, ma'am? Mabigat ba mag-drive ng tractor? Yung automatic po, actually, hindi po siya mahirap. Pag manual po is, medyo mahirap po siya. Kasi, ma'am, mamimitas muna kayo pag napitas nyo na yung, bunga, tapos napuno nyo na yung crate, kayo na rin naglo-load. Yes po, kami na din po ang naglo-load. Yes po. Yes, as in, mahirap po talaga siya. Fruit picking are very physical job kasi mabigat po talaga yung prutas. But by the end of the day, as in, mararamdaman niyo po talaga yung sakit ng likod niyo dahil nakatayo po kayong magdamag and then mabigat po yung bag. You're into vlogging din. Bakit po ninyo naisip na i-vlog yung adventures and yung job niyo, guys? Yes po, I start doing a vlog last 2019 and I was really inspired about my life and I want to share to the Filipinos, kung sino po nakakakilala sa akin, to show how my life very simple in Australia. Kasi Filipino talaga, parang ang expecting nila is parang dunya ka lang, yung ganun. So, gustong-gusto ko po talaga makikita nila kung gaano ko po pinaghirapan ang pira namin mag-asawa. Yes po, may mga na-receive po ako yan na dapat daw sa bahay lang ako. Ang mamiminsahe ko po ay hindi po hadlang ang pagiging babae na magtrabaho ng harvesting or panglalaki. Kasi hindi po talaga siya na magtrabaho po tayo as a woman to prove our powerful, our superwoman. And yes, hindi po ang hadlang ang pagiging babae. Yes, nagwo-work sila, pero at the end of the day, dapat sila pa rin yung gumagawa ng mga ganitong task. So, ayun po, parang yung story po ninyo is one of those stories na pwede natin i-share to empower din yung mga kababaihan mo. Hindi ba mahirap pagsabayin yung pagtatrabaho and yung pag-aalaga po sa 2-year-old na anak? Mahirap po siya, as in, hindi talaga siya madali, na sobrang pagod sa trabaho, pag uwi, may aalagain ka pa, yung asawa mo, yung anak mo, mahirap po siya, pero dahil very persige po talaga kami mag-asawa na magkabahay, at gustong-gusto ko po talaga na magtulungan kami para mapadali po yung savings. So, parang talaga sinasabi, mahirap pero kakayanin. Ano yun, ma'am? Halimbawa, pag napapagod ka, yung stress reliever lang talaga. Pag pagod talaga ako, all I want is to sleep and rest. Pero hindi talaga basta-basta kasi kahit day off, nandyan palagi yung anak. So, parang na lang, it's make me stronger na lang talaga lahat ng mga struggling na nangyayari sa buhay ko. It's make me stronger woman na lang po talaga. So, bukod pa po sa pears, namimitas po kami ng mandarin, lemon, cherry, apple. So, yes, plums at saka pigs. At the moment, pinipitas ko po, ngayon lang talaga natapos, namitas po ako ng pigs. Depende sa season, ma'am. Yes, wala, depende. Wala, all year round pala yan. Yes po, kasi marami pong iba't ibang prutas dito. So, yes, maganda po siya. Yes, ibang-ibang farm, iba't-ibang lugar. So, maganda nga talaga kung may caravan kayo kasi at your own convenience. Yes, well, very convenience po talaga siya dahil hindi basta-basta makapag-rent ng bahay, especially pag nag-stay ka lang sa isang lugar for 2 weeks.
3 weeks, something like that. Madami po siguro nang pwede rin pasukin trabaho dyan sa Australia. Bakit fruit picking? Bukod po, there ay fruit picker din. Kasi yung fruit picking is we find na hindi po siya stressful dahil wala pong boss na sasabihin sa'yo, oy, gawin mo to, gawin mo to. Because it's a contract. Parang ikaw yung boss at saka kumikita ka talaga ng magandang pera basta hardworking ka lang. Paano yung kita nyo nun, ma'am, kada benta ng fruits or may commission kayo dun sa may-ari ng farm? So, yung kita po ng farm, kung ilan ang napitas naming nakahon, yun po ang binabayad. Yes po, yung isang kahon ay 500 kilos na prutas, mapuno po yung isang kahon. Nakailang kahon kayo sa isang araw? So, kaming dalawa mag-asawa, siparit po kami ng kahon para malaman talaga namin kung ilan ang napitas namin. So, depende po sa prutas, kasi mayroon pong prutas mahirap po ang pitasin, pero maganda ang kita. So, pagdating po sa purse, nakakaano po kami, pag kaming dalawa, mga nakapag 12 kahon po kami or more than, depende po kung mag-work po ako ng late. So, nakapag 12 kahon po kami, kaming dalawa. Pinapastop sa ginagawa at bilang mahirap yung ginagawa niyo. Yung asawa ko, hindi naman po siya nag-i-stop sa akin. Sinasabi niya lang, sinusupport lang niya talaga. Whatever makes me happy, don't bother what people saying. Kasi she's very proud of me na nag-harvesting din po ako. Sa Siargao po ba? Paano ba yung pamumuhay po? Ang pamumuhay namin sa Siargao is very simple lang talaga. Katira po talaga kami sa bahay, tapos yung baba talaga is dagat na. Tapos syempre dyan, road na, kumbaga, literal na nasa lansangan tayo. Yes po. How many years na kayo nandyan na literal na nasa roading, kumbaga? Since I arrived in Australia last 2018, yun na talaga ang pamumuhay namin. Parang nakatira talaga kami sa camper van, nag-i-stop lang kami kung saan-saan, kung saan kami pwede mag-parking to our caravan. Yung bahay, ganyan. May plano naman po bahay na magkaroon talaga nung as in house and lot? Yes po. In the next 3 years, we're really working hard po talaga this time na makapagbahay po kami in the next 3 years. Target po namin dahil mag 5 years old na po yung anak namin. So, in the next 3 years, at least gusto na namin magkabahay. Nag-school na po ba yung anak po ninyo? Hindi pa po kasi 2 years old pa lang po siya eh. So, by that time, mag-school na siya. Yes po. Permanent house na kayo. Yes pero po. Pero hindi nyo pa rin aalisin yung caravan ninyo. Ay, hindi po siguro. So, kasi naman yung family sa Philippines, po ba may mga, may mga naipundar po ba? So, sa Pilipinas, yung pamilya ko sa Pilipinas, since talaga dumating ako dito sa Australia, I'm really planning po talaga ng about my father income, my parents' income. So, ang naipundar ko po talaga is about mga fisher, yung mga fishing, yung mga kagamitan sa pangingisda. At saka, tumutulong na din po para mapagawa po yung bahay po ng parents ko. May po sila tutol sa ginagawa ni. So, hindi naman po, super proud po sila sa akin. Paraan daw po sila proud, ano sinasabi nila? Sa paraan po na nakikita nila kung gaano po talaga ako as in nag-working hard. At dalawang pamilya na kasi eh, may pamilya ako dito, may sarili akong pamilya at sa Pilipinas. So, nakikita po talaga nila, especially po, pag nakikita nila yung video ko, gaano ako nag-harvesting, climbing in the ladder, mainit. So, na-appreciate pa po talaga nila. Kasi nasabi talaga ng nanay ko na huwag masyadong magtrabaho ng sobra. Tapos, yung nanay ko talaga palaging nag-aalala sa akin. Huwag masyadong mabibigat na prutas. Yung mga ganon. Pinapaalahanan talaga niya ako dahil wala daw po akong family dito sa Australia. Wala daw makatulong sa akin. And then, yes, na-appreciate ko naman po yung mga paalala niyang parents ko sa akin. Mabigat kasi mga binubuhay niya. Hindi ba kayo natatakot na baka, fracture ng bone? Kaya nga, pero may mga techniques naman po siya na the way kung paano mo siya anuhin yung prutas. Ano katagal na mag-work na as fruit picker and driver na drive ng tractor? As in talaga, ito na talaga ang magiging hanap buhay namin since nandito kami sa Australia or
since nandito lang kami sa Australia, ito na talaga ang magiging hanap buhay. So, laki-laki din yung kita, no? So, parang maganda po pala yung mga, yung mga farms dyan. Yes, sa Australia po. Compared sa atin dito, kasi diba pag sinabi mo farmer dito sa atin, medyo mababa yun. Yes, definitely. Ang fruit pickers dito, maganda talaga ang kita. Marami ba kayong mga kasamahang fruit picker na babae dyan? Meron po yung iba, mga Australian, tawag po yung iba din, backpackers, mga taga-ibang bansa. Yes po. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin po, may working visa po sila na taga-ibang bansa. Okay. Kasi po dito, pag sinabing backpacker, mga nagtatravel na nakabackpack. Oh, so sila parang mga example taga Italy, pumupunta sila dito sa Australia para mag-harvest. Tas contract months lang din po yung kontrata nila. Yes. So bali may working visa sila. Yes hindi po. Hindi lang tulis. Okay, pwede pala yun. Yes, pwede po yun. Pero kayo ma'am, swerte nyo kasi parang spouse visa na. Yes po. Citizen na po kayo dyan. Hindi pa, permanent residence pa lang. Pero you plan to apply for a citizenship? Yes, definitely. Kailan kayo huling na-uwi dito sa Philippines po? Ano po, last 2019. Before the pandemic? Yes. Paano nyo naman nakakausap yung family nyo? Video call? Video call lang po talaga, through Messenger. Di ba sila na sariling bahay, kumbaga sa bahay kayo nakatira, very adventurous. Yes, yung mother ko talaga, nag-always wondering talaga siya kung paano daw ako nakaka-survive this kind of life. Sabi ko, ini-enjoy ko din ang pag-a-adventure. So, curiosity po talaga sila kung paano ang life na yung nasasasakyan. Kaya po ma'am, ano pong mensahe niyo sa mga kababaihan, lalo na rito sa Philippines, na who wanted to try then or improve themselves? Okay, sa lahat po ng kababaihan, tayo po lahat ng babae, we are very stronger woman. So, kailangan lang talaga natin i-push ang ating sarili to prove na may kakayanan po tayo na to be a stronger woman.